sa lahat ng klase ng competitiveness study, nagpapakita lamang na sa pananaw ng pandaigdigang financial sector, no, ay matibay ang kasalukuyang katayuan ng ating bansa. Tandaan din natin, naganap ito habang nagaganap yung mga maligalig na pangyayari sa ekonomiya ng Europa. At maging yung North America, particular ang Estados Unidos, ay hindi pa ganap na nakaka-recover, no, doon sa kanilang dinanas na massive recession since 2008. No. Sir, one last point na lang po. Sino po yung gumawa ng pag-aaral para ma-identify natin na ito po yung ma-achieve natin? Marami po nag-aaral na demographers. No? This is subject of scholarly study. Pag-aaralan lang naman kasi yung demographic profile ng isang bansa. Di po ba, noong mga nakaraang taon, isa tayo sa pinakamataas ang rate of growth natin. Kaya nga, inintroduce din yung Responsible Parenthood and Reproductive Health Act. Dahil po doon, ay dumami talaga yung hanay ng ating kabataan. At pwede naman itong mathematically and through computer studies, no, na sa isang yugto, no, tinatawag nila itong inflection point. 2015, in terms of demographics, numerically, mas marami na po yung nasa working age. No? Dahil nga doon sa dami ng, doon sa ating growth rate in population. Pagkatapos, pag tinignan yung trajectory ng ating GDP per capita growth, ay pwede itong pumalo ng lampas sa $6,000. No? So in a space of 4 years, between 2015 and 2019, isa pa pong mahalaga rito, yun daw demographic sweet spot, no, pertaining to the youthful workforce natin that would be viewed as highly competent, English speaking, globally competitive. Kung maaalagaan po ito ng mahusay, this can be sustained for as long as 40 years. Kasi nga po, kung papasok sila sa working age, halimbawa ay 20 years old na, no, hanggang age 60, no, kahit bumaba pa yung retirement age sa kinabukasan, ay pwedeng masustain po yun. Follow up, Christian Asguera. Sir, dun sa workforce that you're talking about, what kind of jobs await these people? Well, yung pong mga nililikha nating oportunidad sa ating ekonomiya, pinalalawak na po natin mula dun sa datihang profile na service-oriented. Dito po sa ating 2014 national budget, meron na po mga konkretong programa para lumawak yung ating manufacturing base. Kung hihimayin po natin yung national budget, even in the agricultural sector, no, nandyan na po yung sa food processing, no, yung sa coconut industry, yung coconut diversification, including cocoa coir, cocoa water. Yan po mga mag-create ng mas maraming o mas matibay na multiplier effect, no, yung pong sa manufacturing. Bukod doon sa ating inherent strength na sa kasalukuyan sa service sector where we are the regarded as the BPO capital, no, dahil nga po sa desirable characteristics ng ating workforce. Tsaka sir, yung educational attainment ng ano, ng mga kabataan na papasok sa working age. Yeah, kaya nga ang kasabay doon sa ating economic development efforts ay yung mga pagsisikap sa educational sector na magkaroon ng closer match, no, between the job opportunities at yung skill set po na ipoproduce ng ating educational system. Batid po natin tuwing magkakaroon ng job fair, no, yung pong sponsored ng DOLE, kami pa pong mga hard to fill jobs na nuturing, no? Kaya ito po ay ina-address hindi lamang doon sa aspeto ng higher education, pero doon din sa aspeto ng technical vocational sector, no? Inilalaan po ng TESDA yung mga programa nila doon sa pangangailangan ng industriya para magkaroon ng pagtatagpo yung skill set ng ating mga graduate at yung mga nililikhang job openings sa labor market. Thank you. Benji Liwanag of DZBB. Sir, good morning. Yung pong sa savings natin, yung sinabi ng Pangulo, 20 billion, kailan po ilalabas yung 7 billion for the Department of Public Works and Highways para sa
Bohol. Meron na po ba tayong update on this? Meron po mga regular na proseso na sinusunod para dyan. No? Kapag na-develop na po yung work plan, kapag napiho na kung saan ilalaan yun. No? Dahil yan naman po ang mga regular na patakaran na pinaiiral ng DBM at iba po pong mga ahensya. So makatitiyak po tayo, ang lahat ng ito ay with a sense of urgency dahil nga po napakahalaga na maibalik sa normal yung ekonomiya sa probinsya ng Bohol. No? Ito po ay isa sa mga dinudumog ng mga tourists, no? At makaka-apekto po yun sa mobility ng ating mga foreign tourists kung hindi po ma-address yung damage to infrastructure. Sir, dahil wala pa pong decision yung Supreme Court on DAP, in Disbursement Acceleration Program, yung pong sa 7 billion, doon din po ba kukunin yon yung DAP? Marami pong autorisadong pagkukunan, no? Sa savings. At ito po ay nakalahad naman sa mga existing laws natin. Makatitiyak po tayo na kung anumang disbursement ang isasagawa o paglalaan ng pondo, ito po ay naaayon sa batas. Okay. Doon pa rin sa pagpapalabas ng pondo ng pamahalaan, yung pong sa road users tax, saan po napupunta ito? At meron din po bang gagamitin dito for some of projects sa itong road users tax, Secretary? Well, ito po ay kasalukuyang pinangangasiwaan, no, ng ating Department of Public Works and Highways, no? At mainam po siguro na hilingin sa kanila ang isang mas komprehensibong ulat, no, para magkaroon tayo ng pananaw, no, do sa iba't ibang pinaggamitan. We will be awaiting an update kung ano na po yung mga disbursements na ginawa sa road users tax. And doon pa rin po sa mga pagtanggap ng pondo naman mula sa iba't ibang bansa, maliban po doon sa mga sa United States, Malaysia, at iba pa po. Meron pa po bang nais na magpahatid ng tulong sa ating bansa na mga karagdagan ngayon, Sec? Sa ngayon po, yun po ang ating batid, no? At most welcome naman po yung offers din ng ibang bansa na iniintay pa natin. Thank you very much po. Joyce Panyares of Manila Standard. Sir, can we just get your comment on the statement of the Philippine Red Cross that the Maribohok mayor in Bohol attempted to stop the distribution of the relief goods of Red Cross, and he told the Red Cross personnel that he wants them to turn over the relief goods to the LGU so that they can be the ones to do the distribution. Natunghayan ko po yung palitan ng pahayag sa pagitan ng mayor ng Maribohok Bohol at nung Secretary General ng Philippine National Red Cross. Sa tingin ko po, pareho naman po silang may puntong isinusulong, no, doon sa Red Cross, sa kanila yung nasa kanila yung pagnanasang makatulong sa pinakamaraming tao. Yun naman pong mayor bilang tagapangulo ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Committee, meron din po siyang concerns, no, hinggil sa pagtitinging maayos yung distribution, no? At narinig ko rin siyang nagsabi, napansin niya yung ibang nabibigyan ay miyembro ng pare-parehong pamilya, dahil dito ay baka nagkaroon ng pagkukulang, no? Doon naman sa ibang pamilyang dapat tulungan. Ang sa amin lang po ay nais sana natin na magkaroon ng mas masinsing pakikipag-ugnayan ang lahat ng mga tumutulong sa ating mga kababayan. Dahil hindi naman dapat manaig, no, ang iba pang agenda. Ang dapat pong makita natin ay yung paghahatid ng kagyat na pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga kababayang nasalanta ng kalamidad, lalong-lalo na yung patungkol sa pagkain at yung sa sisilungan nila. Yung pinaka-basic needs nila in terms of food and shelter should not be jeopardized, no, by any disagreements on the manner of distribution of relief goods. Sir, would you say that the statement of the Red Cross was fair, na parang they felt that the mayor was politicizing the distribution of the relief goods? Eh sana po ay magkaroon sila ng pagkakaunawaan
para po mas makinabang ang ating mga kababayan. Sir, lang, may panawagan po ba kayo, sir, sa DOE na pakipaspasan yung ng kuryente doon sa Bohol? Kasi until now, parang 1/3 daw po ng mga affected areas sa Bohol, wala pa rin pong kuryente. Ayon po sa ulat kahapon, no, na binanggit ng Pangulo sa chance interview na naganap sa Soler, ang pinaka-update po sa aspetong yan ay halos 77% na yung restoration of power. No? So, mas mahigit po ito doon sa sinasabing 1/3 pa ang wala. No? Ang isa pong dumitaw na concern sa hanay ng ating mga mamamayan, yung iba po sa kanila nag-aatubiling bumalik at ma-re-energize yung kanilang mga tahanan dahil gusto nilang tiyakin, no, na walang magiging sanhi ng pagkakuryente o electrocution. So yung safety aspect lamang ang nagiging dahilan dyan. Ganun pa man ay puspusan po ang pagsisikap na pinapangasiwaan ng ating Department of Energy upang mapanumbalik po ng buo yung nawalang elektrisidad doon sa apektadong mga lugar. Well, follow-up question, sir, from George Carino and then Bomber Raymond. Secretary, doon po sa yung palitan ng salita ni Mayor Evasco ng Red Cross, wala bang, may paraan ba para manghimasok ang national government just to ensure that services and goods will be delivered promptly and accordingly doon sa mga residents na affected? Kasi in the meantime na yung ganitong sitwasyon hindi natatapos, mas lumalala yung epekto doon sa mga nadindol. Well, pagsisikapan po ng ating pamahalaan na maipaglapit yung pananaw ng mga taong nasa ground. No? Dahil nga po hindi naman nakakatulong yung magkaroon pa ng iringan. Ang dapat po talagang manaig dyan ay yung pakikipagtulungan ng lahat ng mga tumutulong. May effort na po ba sa from the end of the national government to talk with the local executives para maging mas mabilis on their level na asikasuhin yung ganitong sitwasyon and to make sure that these irritants will be eliminated? Yan nga po ang isang prinsipyong gumagabay sa pagkilos natin sa mga affected areas. Lahat naman po ng mga national government agencies ay nakikipag-ugnayan sa local government executives natin at patuloy po yung paghimok natin sa kanila, no? To adopt a very proactive and a very positive outlook at kumaari nga ay ma-minimize na yung mga issues na humahadlang sa halip na makatulong sa mayang nasalanta. Isa po, may relationship po ba yung, yun po bang situation ni Mayor Evasco? Would you share the same view na, would you subscribe to the view na isa ito sa mga factor kung bakit kaliwat kanan yung reklamo ng mga communities na mayroong mga goods na hindi nakakarating sa kanila? Well, sa isa pong malawakang kalamidad na katulad nito, meron talagang challenge, no, dun sa logistics in terms of evening out and hastening the distribution of goods. No? Kaya nga po sa pagkuha ng update sa mga opisyal, ay tinatanong maigi ng ating Pangulo yung situation on the ground at gusto niya pong tiyakin na hindi nagkakaroon ng mga mahalagang balakid doon sa efficiency ng distribution. Yan po ang guideline sa ating pong mga official that are on the ground, no? Na yan ang pagtuunan nila ng pansin. No? Beyond yung numbers po, no, ng kanilang mga nire-report, yung efficiency of distribution at saka yung quality of support na binibigay natin sa mga mamamayan. Okay, well, Bomber Raymond, sir, and then Ina Andalong. Sir, as a matter of government policy, obligado ba ang isang NGO o kaya private sector na dumaan sa LGU like the mayor bago distribute ng ganun tulong? For the record. Oh, sa palagay ko po, ang dapat manaig dito ay yung katuwiran at yung pagtaya kung paano talaga makakatulong. No? Kasi hindi naman siguro pwedeng sasabihin lamang ay